core Oo. players niya, I mean yung core damagers niya. So mahirap din for having a Grok, kailangan kung sino yung zone out niya kasi Ayun din yun yung lahat, yun din oo. yung iaan niyo kasi hindi mo siya i-zone out without a reason. Oo, syempre. Katulad ng sinang pinag-usapan natin kahapon, 'di ba? Kahit gaano kaganda yung set mo, kung wala namang tutulong sa iyo para patayin 'yon, baliwala din, 'di ba? Sabihin na natin, oo, kunyari Akai ka, katulad ng sinabi mo kahapon. Akai ka. Nakaipit ka ng apat, pero wala yung mga kalaban mo. Maganda siyang tignan, pero hindi siya maganda as a team. Kasi nasayang yung skill mo, tapos wala pang pumatay. Dahil na dapat meron, di ba? Mm. So, kailangan, yun nga, kung ano yung sinuzone ng tank nyo, dapat meron kayong ano, kung sino map yung... awareness. Oo, map awareness din. It all boils down to map awareness. Actually, kanina din nung early part of the game, yung naka-first blood si Granger, pero para mas madami na patay yung carry, which is a very... 2-0, di ba? Oo, 2-0 for the carry. Beneficiary, masasabi. Parang SSS yan. Tayo kasi yung cup noodles ni Kuya Axel eh. Hindi ko alam, minsan nabubulol. Parang noodles yung nasa isip ko eh. Sarap pa naman yan, may init-init sabay ano. Talaga si Ronel din, may ano. Masarap. Uy, wag mo nang buksan pag gaganyan. Kinakalog-kalog pa nga. Pero ito na nga mga kaibigan, hindi na patatagalin pa. Finesse versus Area 51. Direk, pakita mo na. Ba't ba tumatamba yung amoy? Tropa natin. Di pa ba ubos? Tropa natin yan. Ha? Ba't parang tatlong cup noodles yung sinala? alam niyo ba yung feeling guys, nagutom na kayo, tapos may naamoy kayong dumadaan. Kunyari, sabihin na natin na pizza, mga ganyan. Hindi kung gusto ko kainin, pero napaganyan ka na lang. Oh. Tapos tumatamba yung dito. Actually, nandito pa rin yung amoy. Ayaw niyo lumalis. Sara ko muna. Basta saro ko muna, medyo nauutal talaga ako ko. Alam mo yung parang naglalaway, oo. Talaga namang napakasarap. Baka naman may narinig sasara ko plastic. Muna. Narinig ang plastic. Pero yan nga mga kaibigan, Uy po. Kung kayo guys, di pa kayo kumakain, kumain na kayo. Sabihin nyo kami mamaya. Tinapon na pero nandito pa din. Dumikit sa ano? Baka kapag gutom yung mga tao, tumikikit yung amoy. Ubus na pala ba? Amoy na amoy! Gutom lang tayo. Gutom lang talaga. Gutom anyway guys, pasensya na sa ano natin, mga pa-commercial. Medyo gutom lang talaga si Ate Chantel at si Bessie Warp Irv niya. Oh, guys, kanina, sobrang solid na mga... na kanina, alam mo ba, Bess? Eto, babalik tayo. Off topic muna tayo bago mag-start tong laban ito. Kanina kasi, Bess, may pinag-uusapan ko ni Zeus. Ang pinag-usapan namin, ikaw ba? Ano yung pinapanood mo dati nung bata ka pa pag 5 PM? Mga bandang hapon. Flame of Reka. Ayan! Yeah, no? Flame of Reka! Ghost Fighter! Yeah, Ghost Fighter, di ba? Solid, solid yung mga ganun. Slam Dunk. Oo, Slam Dunk. Mas nagkaroon pa nung ano, may MVP Valentine na parang Taiwanese. 5566? Parang mga ganun. Oo, yung basketball. Tapos may parang F1. Batang GMA ako eh. Your team is picking. Talaga namang solid yun. Tapos pagka sabi yung mga palabas dati. Kayo guys, dyan sa comment section, ano yung paborito yung palabas dati pag 5 PM na? Your team dati ano, mga bata pa kayo. Pero yun nga, balik tayo dito. Ano yung ban? Oo nga no. Ronel? Ano yung ban ng Finesse? Kasi baka kuwanin dito ng kabila. So... feeling ko Teriz laban ni Lew eh. Oo, kasi hindi naman natin ano eh, nalaman. Pero check natin. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ipo Makunochi. Your team. Ano yan eh? Alas 9 yan eh. Nang umaga, di ba? Oo, weekend. Uy, Slam Dunk meron din ng hapon. Slam Dunk meron ng hapon. Pero nireplay lang siya ng weekends. Oo, tapos ang alam ko, Dragon Ball GT pa nga eh, di ba? Dragon Ball GT pagka Saturday, Sunday. Tapos 9 to 10. Meteor Garden? One Piece pa din. Oh, One Piece. Kailan na lang na ano yan eh. Ano yung sa One Piece? Pinanood ko yun. Kasi sobrang, ano, may time na antagal magsulat. Kaya antagal nung agwat ng anime. So, ininto ko na eh. Ngayon, super haba na niya. Pero wala naman sa haba dun sa tira ni Kokoro sa Slam Dunk sa linggo. Nadare! Tatawagin ko kina ang ikapat na dragon. Ah! Oh, prinsesa! Kinaganong-ganong ko pa yung dati. Tapos kunwari patay na siya. Tapos bigla ko, ang init.
Kish. Tatuan. Tatuan. Batang pasaway! Oh, alin. Ayan, alin nga mga kay play mo break ako. Sobrang solid niya. Tapos meron pa sila ano, sila Megumi, yung mga pusa. Pusa ba yun? Ano ba yun? Megumi. Kuro-chan is picking. Ano ba yun? Megumi. Kuro-chan ba yun? Madoka. Si Madoka daw, si Madoka. Gabi na yung play mo breaka. Mga ano yun eh, alas 6 bago mag, ano yun eh, 24 oras bago magbalita eh. Kaja pa nga dito. Your team is picking. Yun. Kayo guys, ano ba pinapanood nyo tuwing 5 PM? Nung mga bata pa kayo bago pag-uwi ng school, ganun. Kasi syempre, ako Flame of Rekka, favorite Flame talaga. Flame of Rekka, tsaka Ghost sa akin din Flame of Rekka, tsaka Hunter X. Master Jericho. Ghost Fighter! Oh. Tapos si Vincent yung... May ganyan. Oo. Tapos si Long Hair. Si Alfred yung orange hair. Oo, si Alfred. Vincent. Ano pangalan nun yung pulimbok? Yung may rosas? Yung nagiging yung SS niya yung wolf? Yung SS niya yung wolf. Ano pangalan nun? Dennis? Oo, yata. Dennis. Mr. Bean. Si Kurama, putik. Ano, si Mr. Bean? Tapos Dragon Ball pa. Shala! Shala! Dragon Ball GT. Yung bata pa yung tinalo niya si Cell. Pagkatapos doon, yun na, natapos na. Tapos ano pa? Hunter x Hunter! Hunter x Hunter. Yung nag-aaral sila ng Yen. Solid! Talaga naman, kita nyo naman mga kaibigan. Ayun pa nga. Power Rangers weekend yun eh, ng umaga. Oo, Wild Force, mga ganun. Tapos may mga Voltes 5 pa. Everything that you do. Pero eto na nga mga kaibigan, recap muna tayo sa game number 2 natin para sa Pines mga kaibigan. JB, hawak ng Granger. Eren, para kaya kay Jay-Z, para kay Lunox, Amos, para kay Estes, at OB, para kay Chu. Eto naman para sa Area 51, at Therese lang gagamitin ni Chuban. Gosu on the Leomord, Sine ang gagamit ng Carry, Hito ang gagamit ng, Sine ang gagamit ng Kaja, Carry ang gagamitin ni Hito, and Mitch ang gagamit ng Gushon. Gushon talaga naman. Welcome to Mobile Legends! Nga, welcome to the Land of Dawn, game number 2 para sa ating Grand Finals. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Best of 3 photo. Smash and, them! Area 51 ang unang nakalabang. All troops deployed! So for Area 51, after this game, pagka sila ay manalo, sila na ang makakasali sa ating Just ML Cup Season 2. And pwede silang manalo ng 5,000 worth of pesos. Request para naman sa Finesse Titans, they need to win this game. So this time around, kung kanina Area 51 na merong Estes, sila naman ang gagamit ng Estes. But still, they have the Granger for their lineup. Ito na nga mga kaibigan, nakita na nga sila doon. Pero napakasakit niyan. Uy, apat pa nga sila. Talaga namang wasak yan. Sakit. Pagkaganyan, normal. Pero apat na rin to. Mga kaibigan, lahat level 1, level 2 lang dito si Gusho. Napakalaking bagay ng level 2. Ayun na nga, papatay na. First shot para kay Gary. Samantalang ito, hinahabol pa din. Kung ako sa kanila, out lang. Tapos, kuha ng mga objectives kesa patagalin nila yung... Tama. Actually, kung mapapansin nyo, Directive Conan, tama. Actually, yung comment comment tuloy. Yung ginawa nung Kaja is a very good thing. Nag-flicker siya para ang kanyang Ring of Fire, yung Area of Effect, masakop lahat. Totoo. So, early first blood dito nakuha ng Area 41. Ang layo ng pinunta nila Koya. From top lane, supposedly na kanilang kukuhanin na gold coin. And napunta sila dito sa bottom lane. Pero we can see here Mitch against Obi. Obi again, with that show on to this match. You can see here Juban now on using the Terezla. So, si Juban more on a tank support. Oo, nako, maganda ang pinapakita dito. Pero eto na nga, Mitch, level 4 na, pwede na siya mag-burst, pwede na siya maghanap ng hero na pwede niya patayin. Pero, mga kaibigan, Area 51, paano kaya? Napakalalim na yan, pagkaganyan, ay doon, sisipahin pa nga doon, napatay siya ng isang akay, pero nag-flicker doon, mga kaibigan, eto na, support na tayo doon, para kay Gushon. Level 2 laban sa level 4, lalim na lang, pagkaganyan. Sobrang lalim dito ng Area 51, actually.
it could be an error. It might be a good thing, but it could be an error. Oo, kumbaga, lalamang na sila, pero katulad yung sinabi mo, pwede pong maging error. Imbis na... lalim nun eh. Oo, lalim nun. Nasa ano, third tower na sila eh. Eh kung ginawa nila, nag-turtle sila kahit papano, di ba, napigilan. I-level 2 lang naman, di naman sila makukontest dyan eh. Di ba, pero dahil nga dun sa error na nangyari kanina. Pero isa lang naman, napatay dito ng Finesse Titan. Kaso carry yun. Yun nga, yung mahirap. Malaking bagay, burst! Pero burst dito isang Lunox. Ng Area 51, so we'll see for Finesse Titans, actually Lunox. Sigurado. Medyo ano na si Lunox eh, mabagal, tsaka nabawasan yung kanyang range. Damage. Pero we'll see for the Area 51, they're starting to get this first turn of the match. So Turtle na secure dito with a Retribution, sign it, zone out, plus the Divine Judgment. Gosu, talang tamang kabay lang, gamit si Barbiel. So, Gosu! Gosu! And dito, ano, may ano ba, may anime ba na ganun? Oo. Oo, basta, napanood ko. Hindi nyo pa napapanood. Basta may anime na ganun. Gosu. Gosu. Parang meron nga Gosu. Pero 4-1 nating score. 3 minutes and 9 seconds into game time. Lamang dito yung Area 51 pagdating sa goal. So, commit actually on signing on the being advanced. Mag-isip on the play. Habang nag-turtle yung teammates niya. Meron siya agad fit na chicken joy for their team. Ay, grabe naman pala talaga yun mga kaibigan. At ito na nga tatlo laban sa apat. Paano mangyayari dito? Juban, lakas mga ras mga kaibigan. Napakalaki ng maso. Dibigay mo na ang penalty zone para kahit paano mazone sila. Pero naalis nga sila. Naalis sila dun. Pero yun nga, Smipa na pala yun. Fit lang si Ito. Patay! Si Kuya mong Chu dito mga kaibigan. Pinaso ito. Naku, level 6 na nga. Ako, katulad ng sinabi natin pagka nag-level 4 si Gusod. Matilis talaga siyang makaka-rotate. Oo, hirap na hirap dito yung ano. Hirap na hirap yung Lunox dito. Penalty yung walang tinamaan. Kasi nga na si Barbiel dito. Tinamaan. Pagkakadaan for the Phantom Steel. Again, stream player dito si Eren. Pero Amos magagaling lang din sa likod. Patay! Sakto-sakto actually. Pero yung Hurricane Dance na din makapatay dito isang Fusion for this match. Naiwan dito, napakalalim actually na ng Team Area 51 with a sprint makatakas dito. Beat na dance ko yung JV natin. Full side of Finesse Titan, Zuban talagang papalagpa ng Revenge Strike at Execution Strike. With that momentum, makakatay sa Neo Horde ng Area 51. So grabe yung combo dito ng fighter. Anong iniintay mo? Pasko! Ba't nandun ka? Naku! Siguro, ang utak niya, gugawin siya nito ano eh, ni Ito eh. Kumbaga, syempre, ang utak din ng Area 51, kumamatay niya. Eh, support hindi siguro alam nung ano, hindi alam ni Obi na may dadating palang ano. Oo, may dadating palang kakampi doon mga kaibigan. Pero, yun nga, magandang hawak dito mga kaibigan na 14. Shizuka. Sorry. Di ba Shizuka yun? Shizuka. Tapos Nobita. Nobita, oo. Nobi. Nobita, Doraemon, Shizuka, tsaka si Carmen. Si Carmen. Si Carmen. Ay, naku, Carmen! Tingnan mo yung elepante ko! At tsaka si, ano, Cassie. Oo, si Cassie, oo. Hindi ka mo nabasa. It's goal, pero Turtle dito nakuha ng Area 51. Death Sonata lang din tawag dito ni JB, pero walang damage. Juban, zoning out Eren, pero off-cam kill. Dapat yun naman dito isang Chona, isang carry. So, for the side of Area 51, map control is on their side. Parang ano eh, meron silang gustong patunayan kahit ang lalim nila, kumukuha pa rin sila ng objectives from time to time. So here for the Area 51, ako po, Flicker pa si Yuri kahit ang penalty zone lang din. Scaffold tumama dito, Jace on the kill, pero Hito with a 3 hit lang din. Na ako po, here for the Area 51, napakakunap na isang Teresa onto this match. Marabi ka naman po lang ang Teresa, huwag. Obi with a cheat condo to zone out the players of Area 51, pero we can see here, si paano yun, si Mitch Area 51 after nun talagang sakto lang din ang kanyang pagkakadating. Actually, kaya niyang patayin ito eh. Kasi lang, Phantom Steel coming from Gozo, medyo nalito, pero may flicker print na din from Chase Boy pa rin ng bata, Heat to the rescue. Magtatago lang din sa Mitch, Speedy Lightwheel has been activated. Kaso, napakasakit ko yung Eddie ng isang carry onto this man. Sira ang second gear, mid lane ng Finesse Titans, 5-11 and 6 score, 6-27. Ayun na nga mga kaibigan, penalty zone, mukhang mamamatay pa dito si Juban. Juban, takbo! Juban, takbo! Tatlo yan, inibit pa doon! Pero eto na ang sagot, tamang normalist lang si Ito, kuha lang ng objectives para kahit paano makapush sila. Pero alam mo ba, best na ang Juban, kilala mo ba si Juban? Ano? Si Juban, na yun yung pangalan nung, nanonood ka ba ng Magic Temple? Si Juban. Si Juban, siya yung bumubuga nung ano, nung, alam mo si Jupo, siya yung bumubuga nung ano, nung horn. Magic Temple. Pano, kung nanonood kayo, alam ko yung mga batang 90s dyan, alam nyo yun, Magic Temple. Basta si Juban, isa yan sa mga tatlong sugo
master kasi ano yan eh, sinasawak yung kaharian nila, ang pido ni si Ann Curtis sa atin. Ah, Pinoy? Oh, Channel Pinoy. Resurrecting soon. Atas Channel 2. So hindi ko napanood. Ano to? Hindi, ano yan? Pelikula. Ah, pelikula ba siya? Oh, di ba? Meron pa kayo, malapit talaga. 1996? Oo. Sa bagay. Di ba? So, ano ka na nun? May utak ka na nun? Tao na ako na. So, turtle dito, ay nakuha ulit ng Area 51. So, all turtles nakuha ulit ng Area 51 for the Finesse Titans. Dito na iwan. Nasa lupa nga isang kapalo, Phantom Seed pa sa Phantom Charge. Napakasakit dito, pero Hurricane Dance lang din. Feed comes from Oki at tagal bago mapatay. Oy! Napatay pa! So, napatay pa nga. Eto na ang ganti. Nakapagpulungan, binubuli niyo. Plus, may bitbit pa ng Chicken Choy. Ay, isang kaja dito. Dance na natawala ng damage. Sa isang teriz na ng Area 51, kalahati ang kalamangan dito ng Area 51 pagdating sa Hero Kills. Plus a turret on their side. Ako, ang hihirap dito guys, A4-0 na ang isang Leomord. Alam natin, katulad kanina, sabihin na natin na ipit sila, nabigay na lahat ng skill, pero hindi pa nga nila napatay. Kaya, ang Leomord kasi pag naka-barbell siya, sobrang ganda nung ano, sobrang lakas, sobrang may movement speed pa siya. So, mahirap pa nga talagang patayin, tapos may armor pa nga. Kaya, Jubal! Jubal ba? Oo, Jubal! Oh, pero Jubal pa rin. Sounds like. Sounds like. Oh, at least may Ju. Diba? Solid. So, ito, 8 minutes and 31 seconds in third game time here for Air 51. Actually, for the carry, usually sinasabi natin, pagka may carry, pagka nakasecure ng isang item, dalawang item, tsaka sas. Oh! Nagamit ng leader na siya na naramdaman. Ito na, Hurricane Dance na hila dito. Ang isang Akai to cancel, pero na-zone out na rin siya with the Dragon's Gate. Ang error for the side of Area 51. Medyo maliit on their side. Napilit. Dapat hindi na ginawa. Kung alam nila nag-fail na sila doon, out na. Kesa naman, hindi, kasi siguro masyado na silang confident sa pinipigin at kumbaga yung damage sila, okay na. Kung ako naman talaga, may 11k gold lead ako sa kalaban natin. Eh, bakit hindi ko buwan, pero ito. Masuhin nga lang. Ituloy na ata ang error dito, mga kaibigan. Pero dito, kinabaw na. Mga kaibigan, babawi na ata sila si Barbell. Naku, susubukan ng normal, pero yun na. Hurricane Dance, pero free pa rin dito. Si Kuya itong hito. Open na ang turtle. Naku, pag namatay sila dito, diretso turtle na ko, mga kaibigan. Back up, ayun na nga, shutdown pa din to. Naku, buhay pa rin. Si Kuya itong hito, normal. Naku, buhay pa siya. Mamamatay ka dyan, idol. Dalawa, buhay. Grabe. Bottom lane, pwede. Oo, pwedeng diretso yun. Actually, knowing na meron silang Terizla. Comment actually sa mga backup. Malaking bagay sa Area 51 na isang Kajay na unang mabuhay. Kasi kung Terizla yun... Wala, sayang. Oo, lang yun. Matagay. Kasi si Kajay meron ding dash. Pero actually here, for the Finesse Titans, kita nyo yung comeback potential nila. Totoo yan. Knowing that they have the Akai. Sa kanilang lineup talagang crowd control. Kung crowd control lang din ang pwede niya ibigay. Oo, pagka ito nagka-error pa ng isa tas nakuha nila yung Lord, pwede pang mabalik Lord ko. Kanina isipin mo, yung gold lead nila, almost ano pa. Actually, ganun pa rin naman hanggang ngayon. Pero kahit pa paano, nakakabawi-bawi dito ang Finesse Titan. So sana, hindi na sila magka-error para kahit pa paano, matuloy-tuloy nila makapush, ano. Pero ang nangyayari kasi, pagka nag-fail sila katulad dito sa bottom lane, pag nag-fail sila, tuloy pa rin nila. So, dito, kailangan fake Lord actually for a joke. So, sila yata yung magtutuloy, pero still for the Finesse Titans, magagaling lang din sa bush. So, kailangan... Oh, Tauray, may nakabantay dito. So, habang nangyari yun, yung Choa mukhang magagaling sa likod for the backup. Sayang na magagaling sa likod kasi nga lang... Oh! Kamot dito pa! Hurricane Dance lang din, naipit dito. Pero sa frontline natin, di ba? Just nahuli si JP dito. Choa, tatakas na lang din. Mas tumatakbo para sa kanyang buhay. Kasama dito sa Juban. Jace, tatakas na din. Ang Sainea. Oh! So, 2-for-nothing trade na nakuha doon ng Area 51. Plus the Lord on their side. Mid lane inhibitor turret dito na nga. Finesse Titans ay mukhang masisira na nga. Be it for Hito. Blessing for the Moonlight Goddess. Nagamit na rin dito ni Amos. Grabe dito. We'll get a kill. Divine Judgment as well. Ulit double kill. Mukhang tower na dito. For the Area 51. It's a wipeout and a GG well played for the Area 51. So congratulations sa ating champion for the qualifiers 1 Just ML Community Cup. Ang Area 51! Bawal kang pumasok sa Area 51. Sa amin lang to. Talaga. So, by the way guys, MVP for that game is Hito. Nako. Maganda naman talaga kasi pinapakita ng isang marksman dun. Oo. Solid naman din.
So, ito na for the Area 51. Siyempre, congratulations. Kasi magkakaroon din sila ng opportunity to play with invited teams sa ating Just ML Cup Season 2. So, gaya na pinangako natin, siyempre, meron tayong giveaway. Yes. Ito na nga, giveaway na. Mga kaibigan, habang naghahanap tayo, i-share nyo na. Ngayon pa lang, i-share nyo na para kahit pa paano, manalo kayo. So, dun sa mga, ano dyan, bagong pasok, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa Just ML. And bukas po, meron tayong quality 2 na, no? Quality 2. So, yung registration po, nandun sa Just ML page, eh, hanggang alas 10 po ng gabi. So, mag-register na kayo dun. So, ayan, sino kaya mananalo, mga kaibigan? Si Oo, Oo, Ngaye. Tingnan natin, ha. Kung sharer siya. Oo, Ngaye. Akara, horse is in the back. Eh, tingnan natin kung sharer si Oo, Ngaye. Feeling ko hindi. Hindi. Isa pa. Oo nga, ye. Sino naman kaya ang mananalo? Swerte ang mananalo, mga kaibigan. Gutom ka na ba? Daryl Abella. Abella. So, pa-shoutout daw. Sharer yan, nagpa-shoutout eh. Gutom na ako. Oh, yes. Yo! Wala. Isha sharer. Sayang. Uy, si Chakno pa nga. Oh, next! Next, mga kaibigan, share na kayo dyan. Imbis so, na baliw na ba? Gutom sa'yo. Ednor Sikat. Oh, lagi yan, nananalo. Sharer yan. Mamatay man. Sana nag-share. Huwag naman, bis. Pero sharer Pero yan. Sharer yan, matik. Ang dami na share ni Bakla. Sharer. Congratulations to Ednor Sikat. Kung gusto mong makakuha ang iyong skin, PM mo lang ang Just ML para maklaim mo ang iyong skin. So, kapag ka hindi nagre-reply, message nyo yung page ko. Oo, page nyo. Kapag ka sobrang tagal, sisihin nyo si Direk Joma. So, yun. Maraming salamat po sa panonood dito, guys. Congratulations to Area 51 sa pagiging champion mismo dito sa ating... Qualifiers 1. Abangan bukas, Qualifiers 2. Guys, dun sa mga hindi pa sumasali, meron po kaming link dyan sa Just ML hanggang alas G. So, mag-register na kayo. Yun. Para bukas. So, again, congratulations to Area 51. At kami pa rin naging shoutcasters nyo para sa laban na to. Ako si ating Chantel. Ako naman, sir, mga kaibigan. So, Just ML Community Cup Qualifiers 2 na tayo bukas. See you! Bye! Medyo na delay siya ngayon kumpara kanina, mga kaibigan. Pero to si Roller with discussion, di makadaan. Mga kaibigan, bugbugan na naman ulit. Angela!